Magandang umaga po mga kapatid. Parang natagal po nga hindi nakasama, pero isang linggo lang naman. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating kung gagawin pag-aaral at bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa pananalangin. Nakilang Diyos sa umaga po ito, Panginoon, sa pagpapatuloy po ng aming gawain, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin masulit, Panginoon, itong mga oras, mga sandaling ito, O Diyos, para lubos po namin maunawaan, Panginoon, yung mga bagay na nais mo pong ipaunawa ngayon sa aming lahat, O Diyos, sa umaga po ito, Panginoon. Amin pong dalangin ang yung pagsaway, Panginoon, sa lahat po ng mga distractions na maaaring gawin ng kaaway, Panginoon, upang hindi namin lubos na maunawaan itong aming pong pag-aaral. Ito po ay aming sinasaway sa pangalan ng Panginoong Jesus na hindi po makapangyari sa bawat isa, Panginoon. At nang sa ganun, O Diyos, matuloy po namin mayakap at tanggap, Panginoon, ang mga aral na ito at mailaki po sa aming mga gawa, sa aming mga pananampalataya tungo doon sa pagiging mapanagumpay ng Kristiyano, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Muli, ginagawa po namin ang lahat ng ito upang mas makilala ka pa po namin, mas maipahayag namin ang iyong mga dakilang gawa, mas masunod ka pa po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ito po yung ating pumaaralin ngayon. Pakibasa po natin lahat. Kaya ng Diyos. Mas, ano po ito, mas sikat doon sa English na term na God is able. Yan po kasi yung madalas na pahayag pa ng palataya ng mga taong mga Kristiyanong dumadaan sa pagsubok. Di ba po mga kapatid, kapag dumadaan tayo sa pagsubok, ano yung lagi natin namamanggit? Ano yan? Kaya yan ng Diyos. God is able, sabi ng Biblia. At ating pumaaralin ngayon, ano nga po ba yung kahulugan ng God is able? O yun bang God is able sa isip natin ay sukat po ba doon sa God is able na sinasabi ng Biblia? Mga kapatid, pagkaman sinasabi natin God is able, sinasabi natin kaya ng Diyos, sinasabi din naman ng Biblia na kaya ng Diyos, pero yung sinasabi po ba natin o yung sinasabi ng Biblia ay magkasukat? Baka yung God is able natin ay ang liit-liit, pero yung God is able ng Biblia, napakalaki. So, yun po yung haaralin po natin ngayong umaga. At makikita po natin yan sa aklat ng Efeso 3:14-21. Sige po, patuloy na natin. Sabi dito, sa panahon po natin ngayon, kapag mapapag-usapan ng mga tao ang kapangyarihan at kakayahan ng Diyos, madalas pong nababanggit ang mga bagay na maaaring ibigay o gawin ng Diyos sa kanila. Diba? Kapag sinusubok tayo sa pananalapi, anong pahayag ba na ng palataya natin? Kaya ng Diyos na i-provide ako sa lahat ng aking pangangailangan. Kaya ng Diyos na buksan yung durungawan ng langit at ibuho sa akin yung rumaraga sa pagbabala sapagkat yung sinabi niya sa kanilang mga salita. Ayoko, kaya ng Diyos na gamitin kahit yung mga hindi ko masundo para i-provide ako kasi kumikilis ang Diyos sa lahat. Babanggit po ba natin yung mga kapatid? Ganun po yung madalas na babanggit natin dun sa mga bagay na maaaring ibigay o gawin sa atin ng Diyos. Makakarinig pa nga po tayo ng mga patutuo ng mga tao na sinasabi nilang napagpala sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nagkaroon sila at patutuo ng mga taong napagpala daw sila ng Diyos dahil sa kagalingan sa kanilang mga sakit. Sa mga gawain, nakikita po natin yan, di ba? Bagamat hindi na po natin ginagawa tuwing linggo, siguro pwede natin pong ibalik yun, no? Kahit doon sa week lang, tuwing buwan, isang buwan, na magkaroon tayo ng oras ulit doon sa pagbibigay ng mga patutuo. Yun po yung lagi natin magbabanggit. Di ba? Laging sa mga nagpapatutuo, sa mga gawain, sinasabi nila, napakabuti ng Diyos kasi yung sakit ko, hindi na ako nagpaduktod. Nanalangin lang ako, uminom lang ng kaunting tableta. Ano sabi na, ang sanasabi nila? Pinagaling na ako ng Diyos. Mga ganun po yung
ang buti-buti ng Diyos kasi nung isang araw, sister, brother, wala na akong pansahin eh. Akalaan mo ba naman, biglang pumunta dito yung ibang church tapos namigay ng bigas? Baka ibang church mo, mga kapatid, ibang church na namigay ng bigas eh. Akalaan mo yun, brother? Di ba? Lagi mong ganun, mga kapatid, yung mga patutuo. Marahil, ang mga ito po ay totoong pagpapala ng Diyos. Ngunit, kung hanggang doon lamang ang lawak ng ating pagkaunawa tungkol sa kayang gawin ng Diyos, tayo nga po ay bulag sa tunay na katangian at kapangyarihan ng Diyos. Yun po yung gusto mong itatag sa isip ng bawat isa, na kung ang tingin lang natin sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos ay yung ginagawa niya sa atin ngayon, ginagawang pagpapala, ginagawang pagpuprovide, ginagawang pagpapagaling, sabi po dito, bulag po tayo dun sa tunay na katangian at kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi po dito, makakaya ng Diyos na gawin ang anumang bagay, higit sa mga bagay na maaari nating hilingin. Kumbaga, yung lawak ng pagkaunawa natin, sinasabi mo ng Biblia, higit-higit yung kayang gawin ng Diyos sa atin. Ang kanyang plano ay may mas higit na lawak at abot at di abot ng ating isipan. So patuloy po tayo ating aralin ng Ephesians 3:14-21 upang atin pong maunawa ang mga gagawin at hindi gagawin ng Diyos. Kailangan din po natin maunawaan yung mga hindi gagawin ng Diyos. Bakit po? Kasi po, kung maunawaan po natin yung mga hindi gagawin ng Diyos, baka umiksin na po yung mga pananalangin natin tuwing gabi. Ano sa dyan po? Piliin na eh. Hindi na natin ipapanalangin yung mga bagay-bagay na sa tingin naman natin ay hindi naman talaga gagawin ng Diyos. At magpo-focus na lang tayo sa mga panalangin na alam naman natin siya na gagawin ng Diyos. Mga kapatid. So kailangan pong naunawaan natin yun. Sabi dito, tuloy natin sa ating pong pagbasa, sabi dito sa 14, dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong mga buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong mga pananalig sa kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay naghuhugad sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gano'ng kalawak, kung gano'ng kahaba, gano'ng kataas, gano'ng kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ang pag-iisip upang kayong mabusbos ng mabusbosan ng Diyos sa kanya na nakakagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin at sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. So, yun po mga kapatid, sabi dyan sa verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. So, meron pong binanggit ang Panginoong Jesus eh, dun sa Mateo. Sabi niya, ang umiibig sa akin, asawan po, sabi, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita. Natatandaan po ba natin yun? Iibigin siya ng aking Ama at ang sunod, at kami, ano ba sabi? At kami mananatili sa kanya. Mga kapat, kaya po yung sinabi ni Pablo dito sa naway manatili si Kristo sa inyong mga puso, may premise po siyang hinihingi, mga kapatid. Ano po yung hinihingi premise? Para mangyari yung promise. Mga kapatid, para manatili ang Panginoong isa sa atin, tayo dapat yung unang manatili sa kanya. Yun po yung sinasabi, mga kapatid. At upang manatili ang Diyos, kailangan po natin ang kapangyarihan ng Espiritu dahil ang luma nating Espiritu ay may kapangyarihan na labanan at panahanan ng Diyos sa atin. Labanan yung pananahan ng Diyos sa atin. Tandaan po natin mga kapatid,
Huwag po tayong humigi at huwag po tayong humiling na manatili ang Diyos sa atin kung hindi po nabago yung ating mga espiritu. Eh bakit po? Ulitin ko po yung sinabi ko kanina, yung luma nating espiritu, kapag hindi po yan nabago, hindi po yan na-born again, ay may kapangyarihan pong labanan yung pananahan ng Diyos sa atin. Hindi po pagkakasundo eh. Kapag yung espiritu natin hindi nabago, tapos papatahanin natin sa ating mga buhay, yung espiritu ng Diyos, araw-araw, minuminuto pong nagbabanggaan yan, mga kapatid. At makapangyarihan po ang espiritu ng laman sa mga taong hindi na-born again. Okay po ba tayo doon? Ano yung brother? Mas makapangyarihan ang espiritu ng laman kaysa sa kapangyarihan ng Diyos? Amen. Sa mga taong hindi na-born again. Hello? Hello? Okay po ba tayo? Parang ayaw niyo po eh. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. Hindi po natin ini-small yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin binabawasan yung kapangyarihan ng Diyos. Pero yung ginawang kasalanan ni Adan, yung dulot nun sa atin, nagdala sa atin ng napakalakas na kapangyarihan na kayang labanan yung pananahan ng Diyos sa buhay mo natin. Kaya po yung taong hindi binago ng Diyos yung puso, kahit anong try niyang magbago, hindi po mababago eh. Kaya niyang magbago isang araw, dalawang araw, isang linggo, dalawang linggo, isang buwan. Pero balik po yan sa original niyang kulay. Mga kapatid, bakit? Eh wala pong kapangyarihan magbago. Mga kapatid, hindi kaya magbago ng ating mga lumang pagkatao kahit paano sabi natin, Lord, pumasok ka sa aking buhay, Lord, tulungan mo akong magbago. Pero kung yung buhay natin, yung puso natin, yung buhay natin na hindi na-born again ng Diyos, wala po tayong kakayahan na baguhin yung ating mga buhay. Kung sarili lang natin, hindi po natin kayang panatilihin ang Diyos sa buhay po natin, kaya kailangan na ma-born again yung ating mga spirito, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng kakayahan na panatilihin ang Diyos sa ating mga buhay. At sabi po dito, dapat mag-ugat sa pag-ibig sapagkat iyon din ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Ano sabi po kanina? Balikan po natin. Saan na yun? Ayan. Ayan dito. Pakitulungan nga po ako, mga kapatid. Ayan. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Yan po yung pakiusap ni Apostol Pablo sapagkat yan po yung ibinigay na halimbawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Nasabi po dito, saan po ba nag-ugat? Patunayan natin, saan po ba nag-ugat yung pag-aaral ng buhay ng Panginoon? Saan po? Malino po yung sinasabi ng John 3.16 eh. Ano sabi doon? Dahil sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang natatanging anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi magkaroon ng ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, saan po nag-ugat, mga kapatid? Pag-ibig. Saan po nag-ugat yung paglalang sa tao? Sa pag-ibig din po, mga kapatid. Saan nag-ugat yung ano pa? Kahit yung kasalanan minsan eh. Sa pag-ibig nag-uugat eh. Saan pag-ibig saan? Pag-ibig sa sarili.
Yun po nga kapatid eh. Totoo po yun. Kaya sabi dito, dapat yung lahat ng mga ginagawa natin yung mag-ugat sa pag-ibig, pag-ibig natin sa Diyos. Hindi po pag-ibig sa sarili. Kapag sapagkat ang pag-ibig natin ay nakaangla dun sa ating mga sarili, wala po tayong pupuntahan mga kapatid. Lahat ng bagay, lahat ng mga gagawin natin, laging kabig sa ating mga sarili. Ayaw nating mawawalan. Okay na mawalan si sister, si brother, basta wag lang ako. Ayaw nating mahunan. Ayaw nating magsakribisyo. Ayaw nating ano? Ayaw nating maaarawan. Ayaw nating mapapagod. Puro kabig po yun sa sarili, mga kapatid eh. Kaya dapat, nag-uugat yung lahat ng mga ginagawa natin ay sa pag-ibig sa ating Panginoon Jesus. So, if we practice love in our life, magiging maganda po yung relasyon natin bilang mga magkakapatid. So, tuloy mo tayo. Sabi dito, ano nga po ba yung mga ginagawa ng Diyos sa atin? In Tagalogin mo na lang po mga kapatid. Ano nga po ba yung ginagawa ng Diyos sa atin? Una, sabi dito, ginagawa niya ang higit sa ating mga hinihingi o iniisip. Madalas po yan mga kapatid eh. Kaya mapapansin po ninyo, pikit po kayo. Isipin ninyo kung ilan yung mga bagay na ipinanalangin ninyo. Estimate lang. Estimate na po. Isipin naman ninyo o bilangin naman ninyo kung ilan yung bagay na tinugon ng Diyos. Mamulat na kayo. Alin po yung mas marami? Bakit pinanalangin? Pinanalangin. Kaysa dun sa mga panalangin, tutuparin talaga naman ang ating Panginoon. Baka pray tayo ng pray ng ganyan, pray tayo ng pray ng ganito. Hindi naman pala yun yung nais ng Diyos, pero yung nais ng Diyos kasi hindi abot ng ating pag-iisip, hindi niya ngayon tinutugon, mga kapatid. Yun po yung dahilan, kaya sabi ko kanina, kung maunawaan lang po natin kung ano talaga yung kalooban ng Diyos, baka yung panalangin po natin, isang minuto na lang. Ito po yung mga kapatid, at hindi po ay kinalulungkot ng Diyos yun. Hindi po siya magtatampo na, grabe naman itong anak ko na ito dati. 30 minutes itong nananalangin, ngayon isang minuto na lang. Grabe naman itong anak ko na ito dati. Isang oras itong nananalangin, tapos may break pa, tapos nananalangin ulit. Ngayon, 2 minuto na lang. Gusto po ng Diyos straight to the point eh. Kasi muna, ano sabi ng Biblia? Bago pa tayo manalangin, alam na ng Diyos kung ano yung ating mga pangangailangan. Eh bakit pa tayo manalangin? Eh alam naman na pala. Yun po yung pahayag ng ating mga pananampalataya at tayo po ay pagpapakita lamang ng pagiging honest natin sa Diyos. Mayroon po ba kayong kakilala na kapag tinanong mo kung anong gusto niya, kahit alam mo naman kung ano yung gusto niya, kasi hindi siya sasagot. Pero alam mo naman sa halata-halata naman ang gusto niya yun. May kakilala po ba kayong gano'n? Di ba po ang nakakainis? Kasi po ang
pakiramdam ng Diyos sa mga tao kahit alam mo naman na kailangan niya yun, hindi siya mananalangin. Kasi isipin niya, alam naman ang Diyos yun eh. Mga kapatid, pahayag pa na ng palatayan mo yun. Pahayag ng pagtitiwala sa Diyos, pahayag ng pagiging tapat sa Diyos, katapatan po yung mga kapatid. Masasabi, okay lang ako, Lord. Okay, kahit hindi okay. Sa gusto ng Diyos, sabihin mo, hindi ka okay, tutulungan ka niya. Okay po ba, mga kapatid? Okay ba kayo? Sige po, saan na tayo? Sabi dito, ayan po yung binasa natin kanina sa kanya na namakagagawa ng higit pa sa kanya kaysa maaari natin kilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naghahari sa atin. So, big wordin po yung kapangyarihan naghahari sa atin. Kasi kahit anong panalangin, kahit paluhod pa tayong, tama po ba yan? Naglalakad ng panahon? Basta yun ako. Kahit paluhod pa tayong lumagad, papunta dito, sinabang sinasambit yung ating mga panalangin. Kung wala naman po yung kapangyarihang nag-ahari sa atin, huwag po natin angkinin yung pangakong gagawin ng Diyos, yung higit sa mga maaari nating hiling at isipin. Exclusive lang po yan. Ano po yan? Yan po ay mga binibisyo ng mga taong tunay na nakipag-isa sa ating Panginoon. Okay po ba? Yan po ay binibisyo. Sabihin po natin, binibisyo. Binibisyo ng mga taong totoong nakipag-isa sa Panginoon. Parang sa purpis lang po yan. Kahit maghapon kang pumila sa purpis, kung hindi ka naman kasama dun sa mga binibisyari nun, tatanggap mo po ba? Hindi po, mga kapatid. Ganon din po sa tubo ng Diyos dun sa mga pananalangin. Kaya sabi niya, kilala ko kung sino ang mga talagang sa akin. At kung papalawakin natin yung konteksto, no, kilala ko rin kung sino yung mga tutuhunin ko. Kilala po ba tayo ng Diyos? Yun po yung kailangan po natin tiyakin sa ating po mga buhay. So tuloy, sabi dito, ang Diyos ay hindi laging naayon sa ating pag-iisip sa kung ano ang mabuti at masama. Ulitin ko po, hindi tayo, naturo mo na ito dati, hindi tayo binigyan ng Diyos na ng karapatan ng pagtatakda kung ano yung mabuti at masama. Ulitin ko po, hindi tayo binigyan ng Diyos ng karapatan magtakda kung ano yung mabuti at masama. Kung ano yung sinabi ng Diyos na masama, yun yung masama. Kung ano yung sinabi ng Diyos na mabuti, yun yung mabuti. Wala po tayong karapatan sabihin na mabuti ito, masama ito. Lalo na kung hindi ko maayon kasi sinasabi ng Diyos na mabuti at masama. Gusto nating malaman kung ano mabuti at masama, kung ano po yung sinasabi ng Diyos. Kasi kung maraming tao ang nagkakasala, pero sa isip nila, hindi sila nagkakasala kasi yung iniisip nilang bagay ay mabuti. Pero ang tingin ng Diyos dun sa bagay na yun, masama pala. At late nang malalaman ng tao, wala na silang pagkakataon pag mag-asisi. So tatayin po yung tandaan natin. Ang Diyos po yung nagtatakda kung ano yung mabuti at masama. So kahit anong sabihin natin dun sa bagay na mabuti yun, kapag sinabi ng Diyos na masama yun, masama po yun. At kahit anong sabi natin na masama yung bagay na yan, pero kung sinasabi naman ng Diyos na mabuti yun, mabuti po yung bagay na yun. Hindi niya ipinangako na gagawin niya ang lahat ng gusto ng tao. Nasundan mo ba yun? Hindi po binanggit niya yan eh. Kahit sa lahat po ng translation ng Biblia, wala po kayo mababasa na sinabi niya, gagawin ko lahat ng gusto mo. Hindi po ganun yung pagkasabi. Bilang mga Kristiyano, kailangan po natin maunawaan ang papamubabaan at pagpapasakop sa layo ng Diyos. Kailangan natin magtiwala na ang lahat ng pinapahintulot at ginagawa ng Diyos ay para sa kaibubuti ng kanyang mga anak. Hindi natin ito gagawin
nangangahulugan na hindi talaga tayo, sorry po, kung hindi natin ito gagawin, nangangahulugan na hindi talaga tayo nananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, ang pananampalataya lamang natin ay nakadepende sa kung ano lamang ang pagtingin sa pagtingin natin sa Diyos. Kaya po dapat yung buong pagkakilala sa Diyos ay asamin at pagsikapang abutin ng mga tao, ng mga Kristiyano. Sabi po dito, ano nga po ba yung ginagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay? Sampo lang po ito mga kapatid, bagamat marami ito, tingin na tayo ng ilan. Sabi dito, pinapagaling niya yung iba, pero hindi niya pinapagaling lahat. Tanggap po ba natin yun? Minsan nasabi natin, unfair naman si Lord, si sister, pinagaling. Si brother, pinagaling. Tama po magkasakit, di ako pinagaling. May mga ganit po ang pagkakataon. Sabi dito, pinagaling ng bagay ng Jesus ang lahat ng lumapit sa kanya nung siya nagbiminister sa Israel. Pero bakit si Pablo? Nung nagkasakit si Pablo, hindi niya pinagaling. Mas importante po ba sa bagay ng Jesus yung mga taga-Israel kaysa kay Pablo? Ang kapatid, sabi ni Pablo, ngunit hindi ko pinagyayabang ang kamangamang ng pahayag na Diyos sa akin. Ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan. Pero nung nasa Israel ang pangin ng Jesus, yung bulag, pinalakad. Yung bulag, nakakita. Yung pilay, nakalakad. Ano pa? Oh, yung may leprosy, bumalik. Pinalubog lang niya sa tubig. Pag-ahon, bumalik. Mga kapatid, si Pablo na, kung makikita na natin, alam po, nahihinga lang ako. Kung iisipin natin na napaka-importante niya sa Diyos, bakit hindi niya pinagaling? Sabi dito, binigyan niya ako ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayon, hindi ako maging panalo. Ano po yung gusto pala ng Diyos? Hindi niya pinapagaling kasi baka yumabang si Pablo at maging palalo siya. Malinaw po ang sa isip ni Pablo eh. Kaya po yung mga kapintasan natin, mga kapatid, hindi po natin dapat ikahiyayan. Ipagpasalamat po natin sa Diyos yan. Kasi kung ginawa tayo perfecto ng Diyos, baka maging katulad tayo ni Satanas na dahil siya ay halos perfecto na, nagmataas, nagpalalo, at siya ay nagpasimula ng kasalanan sa lahat. Mga kapatid, delikado po yung bagay ng perfecto. Sabi nito, tatlong beses yung ginalangin sa Diyos sa Panginoon na alisin ito. Nanalangin po, malinaw. Hindi naman yung pinanalangin ni Pablo yan eh. Nagumaling siya, hindi po, malinaw. Tatlong beses kong ginalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapalapit sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Bakit po? Bakit kaya nahayag yung kapangyarihan ng Diyos kapag mahina tayo? Kasi kapag lumakas si Pablo, yung kalakasan yun, hindi nyo pwedeng ipagmalakit sa kanya galing. Malinaw na galing sa Diyos yun. Okay po ba tayo doon? Ang gusto ng Diyos, kung ano man yung meron tayo, huwag natin ipagmalaki. At dapat ipagsigawa natin hindi galing sa atin yon, kundi galing sa Diyos yon. Yun po yung gusto ng Diyos. Kaya kung dalawang ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo mong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Sapagkat the more na meron tayong weak point, the more na meron pong pagkakataon ng Diyos na humilo sa atin. E paano kung perfecto na tayo? May pagkakataon pa ba ang Diyos na kumilo sa atin? Gusto niyang pagalingin tayo, hindi naman tayo nagkakasakit. Gusto niyang palakasin tayo, yung lakas-lakas naman natin. Paano natin ipapatutuon na pinalakas ako ng Diyos? Paano natin ipapatutuon na pinagaling ako ng Diyos? O paano tayo magpapatutuon na iprenovide ako ng Diyos kung hindi na natin kailangan ng provision kasi umaampaw na yung kaba ng bayan natin.
Nasundan po ba? Minsan, kung madalas, kailangan po natin makaranas ng sakit, ng problema, ng mawala ng laman sa bigasan, ng ano ba? Sabihin niyo po yung mga nararanasan po ninyo at palalakasin po po kayo. Yung mga bagay na yun, bakit po? Para makapagsilig si Lord ng bigas sa mga bigasan natin. Amin po ba? Para naman makagalaw si Lord sa sakit natin at mapagaling tayo. Doon natin mababanggit na God is my provider, God is my healer. Diba po? Kasi hindi natin pwede sabihin God is my healer kung hindi naman tayo nagkakasakit at hindi naman tayo pinagaling ng Diyos. Naunawaan po ba? So kailangan po natin yung mga bagay na ayaw natin. Ayaw naman po natin talaga yun eh. Kahit si Pablo, sa usapang tapatan, yung mga pinagmamalaki niya yun kasi pagkilos ng Diyos yun. Pero kahit pa paano, ayaw din niyang maranasan yun. Sino ba naman ang gusto may kapansanan? Bakit po paano natin nasabi na ayaw din ni Pablo yun? Pinanalangin po niya eh. Kung gusto niya yun, hindi niya ipapanalangin na, Lord, alisin mo itong kapansanan ko na ito. Isabihin, ayaw din niya. Pero yung mga bagay na ayaw natin, gustong-gusto po ng Diyos yan. Kasi dyan po siya nagkakaroon ng pagkakataong kumilos sa ating pong mga buhay. Tuloy natin, sabi dito. Ano pa yung isa? Binuhay ng Diyos ang ilang patay, pero hindi niya binuhay lahat. Ano po yung example natin dyan? Yan, binuhay ng Panginoon Jesus si Lazaro. Binuhay at marami pang iba. Marami pong binuhay ang Panginoon Jesus sa Matthew 27. Nung nabuhay siyang muli, hindi lang po siya yung nabuhay dun eh. Nabasa niyo po ba yun? Nung ipinako ang Panginoon Jesus sa krus, at muli siyang nabuhay, hindi lang siya yung nabuhay dun. Maraming ang banggit po sa Biblia at marami pang mga banal na namatay ang kasamang nabuhay. Pero hindi po panghabang buhay na pagkabuhay yun. Kasi nabuhay lang sila physically, pero namatay din sila ulit. Kasi yung totoong resurrection ay mangyayari doon sa end times na pinag-aralan po natin. Ngunit bakit niya hinayaang patayin si Esteban? Binuhay niya si Lazaro, kaibigan niya si Lazaro, umiiyak pa si Martha sa kasa Maria, Panginoon, kung nandito lang sana po kayo, hindi po sana mamamatay ang kaibigan niyo si Lazaro. Pero, si Esteban na apostol din ng Panginoong Jesus, mga church father po yan mga kapatid, bakit hinayaang patayin? Hinayaan ng Panginoong Jesus na patayin si Esteban. Ano po ba yung ginawa ni Esteban? Ito ba naman si Esteban, preach, sabi ni Esteban, alam niyo kayong mga Hudyo, napakatipigas talaga ng ulo niyo. Sabi niya doon, ayaw ninyong magbago ng inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan mula sa Diyos. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lumalaban kayo sa Espiritu, sinong propeta ang hindi ninyo inusik? O hindi inusik ng inyong mga ninuno? Diba? Pinatay ninyo si Sino pinatay? Ng mga propeta? Sino mong pinatay ng mga propeta? Sabihin na lang natin, halos namatay sila sa katandaan eh. Ganito na lang. Sino yung mga propeta ng mga panahon na hindi ninyo inusik? Lahat po inusik. Mga kapatid, sino yung mga propeta na sinang-ayunan nyo ng 100% nung panahon, nung unang panahon ng inyong mga ninuno? Hindi, wala po mga kapatid. Yun po yung sinasabi ni Esteban. Sabi dito, pinatay ninyo ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng matuwid, sa inyo namang pinataksinan at ipinapatay. Tinanggap ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod. Yun po yung pangaral
Yun po yung pangarap sa kanila ni Esteban. Kaya ipinapatay po si Esteban at hinayaan po ng Diyos yun. Mga kapatid, bakit kayo hinayaan ng Diyos? Sino yung nakakaalam ng kwento ni Esteban? Sundan niyo po ba yung kwento ni Esteban? Nung pong namatay si Esteban, nagkaroon ng matinding urgency yung mga Kristiyano. Nag-iwalay-walay po sila, hindi upang mawatak-watak o mabuwag. Nag-iwalay-walay sila upang mapabilis na maipangaral ang mabuting balita. Katulad po ni Jose Rizal. Nung namatay po si Jose Rizal, naging naging epekto sa mga tao. Pero gamitin natin yung pagkawatak-watak natin para mangaral sa iba't ibang damo ng Banggang Samaria at kumalat agad yung mabuting balita ng Panginoon Jesus. Ganun po yung nangyari. Dahil sa pagkamatay, akala ng mga pumatay kay Esteban, panalo sila. Pero hindi po mga kapatid. Dahil doon po unang kumalat ang Kristyanismo ng kanilang panahon. Tuloy po tayo, sabi dito, pinagpapala ng Diyos ang ilan, pero hindi niya pinagpapala lahat. Marami pong mga iglesia sa labas ng Israel ang pinagpapala niya ng material na pangangailangan. Yung sample dito, Efeso, Thessalonica, Galacia, Filipos, mayayamang church po yan, mga kapatid. Sabalit hindi niya ginawa sa mga iglesia sa Judea na nangangailangan. Ano yung isang sabi ni Pablo, mabuti pa nga yung mga taga-Macedonia kaysa sa inyo eh. Kasi yung mga taga-Macedonia, hindi naman sila ganun kayaman na church, pero talaga tumutulong sila sa mga Judea. Pinapagalitan po niya dun yung Corinto eh. Ay, ito po yun. Ay, ito nga. Unang Corinto 16:1-4, tungkol naman sa tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem, gawin ninyo iyan. Iyon ayon sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ano pa yung gagawin? Ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinita. Text po ba ito? Text po ba ito? Hindi po text yan. Offering po yan. Hindi nga yan basta offering. Special offering. Specific para dun sa pagtulong. Sabi dito, maglaan ang bahagi ng kanyang kinikita at ipunin ito, iyon, upang huwag nang mangingipan ng tulong pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta rin ako dyan, sasama ako sa kanila. Bakit po kaya hinayaan ng Diyos? Bakit po kaya hinayaan ng Diyos na yumaman yung iba, umunlad yung iba, parang sama nung yumaman, umunlad yung iba, at yung iba naman hindi umunlad. Pero parehong pagkilos ng Diyos yun. Bakit kaya po? Asan po yung attendance? Sa tingin po ninyo, nanay,
para mahayag yung kabutihan ng Diyos doon sa pagtulong ng mga kapatid na nagpa-prosper. Kasi kung lahat nag-prosper, paano nila may exercise yung pagtulong sa mga kapatid sa kapatid na church, mga kapatid. Yun yung naging bunga noon. Nagamit ng Diyos yung kalagayan ng mga taga-Jerusalem at mga taga-Macedonia upang matuto ang ibang iglesia sa pagkakawang gawa at sa pagmamahal sa kapwa. Kasi po, pwede natin sabihin, yung mga taga-Efeso, nagbibigayan sila, nagbibigay sila sa mga church nila. Pero siguro, marahil, sa tingin natin kung bakit sila sinubukan sa ganito, baka nag-i-israyan sila sa pagbibigay doon sa mga nasa labas ng church. Nasusunod po ba natin? Kaya binigyan sila ng Diyos ng pagkakataong exercise na tumulong na doon sa mga labas sa kanilang mga church. So tuloy po, sabi dito. Amen. So balit habang kayo sumasagana sa pananampalataya, subalit habang kayo sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, sa inyong pag-ibig sa amin, ibig sabihin lumalago po mga kapatid. Okay po ba tayo doon? Ibig sabihin, habang kayo'y lumalago, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang bawa. Ibig sabihin nun, habang kayo lumalago, huwag kayong magpahuli-huli sa pagkakawang gawa. Sabi po yan ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi sa inuutusan ko kayo, hindi na po inuutusan mga kapatid. Tinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Nagpaparinig lang po si Pablo dun sa mga taga-Korinto. Hindi naman sa inuutusan ko kayo, kaya lang, sana naman ay, parang tinasabi ni Pablo, sana naman ay mauntog kayo habang pinaginto ko sa inyo yung kanagayan ng mga taga-Jerusalem at pagtulong sa kanila ng mga taga-Macedonia. Sabi dito, hindi kaila sa inyo ang kagandahan ng loob ng ating Panginoong Hesus Kristo kahit na mayaman, naging mahirap siya. Panginoong Hesus na kapo ay kahit mayaman siya, naghirap siya. Naranasan niyang maghirap sa pamamagitan niya ng kanyang pagiging pagiging mahirap upang mapagyaman kayo. Kaya ito yung payo po. Pero hindi ko inuutos. Ibang klase ng mag-message mo si Pablano. Ito yung mensahe ko, ay payo po, pero hindi ko kayo inuutosan. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang isang taon. Bakit po nung isang taon? Kasi yung unang utos niya, nasa unang Korinto. Sundan po? Same church po yung sinusulatan. Sinulatan siya dito, sa unang Korinto. So, makikita natin, isang taon lang yung pagitan ng dalawang sulat sa Korinto. Pagdating niya sa ikalawang Korinto, sinimula na ninyo nung pang isang taon. Kaya, kayo ang namuna. Hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi sa maging sa pagpapanukala o pagpapatupad nito. Kaya tituloy na ninyo ito. Ang kasigasigang ipinakita ninyo noon ay ipagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Ano daw po yung nakayanan? Hindi po pinag-uusapan kung magkano. Ang pinag-uusapan ay kung nakayanan. Tides po ba ito? Hindi po dapat malinaw po mga kapatid na regular offering po ba ito? Hindi rin. Special offering po siya. Meron po tayong ganyan eh. Bumot po siya sa compassion fund. Para malinaw lang po, meron tayong tinatawag na compassion fund. Kaya dun sa mga tinitingnan po ninyo, sa mga nagdadais, tithes, offering, compassion. Yung tithes and offering, ginagamit po siya purely sa pagpapatuloy ng mga gawain. At kung yung compassion fund naman po, dun na po kinukuha yung halimbawa, biglang
biglang may namatay o namatayan. Doon po kinukuha, hindi siya kinukuha doon sa fund na para sa operation ng church. So ganun po, meron tayong compassion fund. Ano lang po yun, segue lang. So sabi dito, hindi niya hinihintay na magbigay kayo nang hindi ninyo kaya. Eh baka nga naman, $100 na lang yung pera, tapos kailangan pa nang bumili ng bigas. Tapos sasabihin ng tao, kailangan mong patunayan yung pananampalataya mo, ibibigay ko itong 100. Mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng puso mo pagbigay, pero binigyan din naman niya tayo ng karunungan. Balance lang po mga kapatid. Eh, kung ang inuudyok ng karunungan mo, yung mga bibili ka pa ng bigas. Tapos nung binigay niyo buong 100, ang isip niya ay mag-provide ang Lord. Tapos nung pagkabigay niya, pinaghahanapan na niya ang Lord. Lord, nasaan yung bigas ko? As nung hindi siya binigyan, hindi ka totoo, Lord. Ang sama na po nung nangyayari, sa ganun lang pagkakatid, dito mga kapatid, hindi tayo paghahanapan ng bagay na hindi natin kaya. Kung piso lang po yung kaya natin, tuwang-tuwa po ang Lord na. Amen? Amen. Pero grabe naman kung piso lang yung kaya natin. Yun po yung premise nun eh. Yan lang po yung binibili sa inyo ng Lord. Ano po yun? Wisdom. Kailangan po natin pairahanin yung wisdom natin sa lahat po na bagay. So tuloy, sabi dito, pinaparusahan ng Diyos yung ikanyang ibang kaaway, pero hindi niya pinaparusahan yung ibang kaaway din niya. Na, ito ay dahil may mga plano o gamit pa ang Diyos sa mga tao, maging mabuti man siya o masama. Si Satanas, mga kapatid, kaaway ba siya ng Diyos? Parang nahirapan po kayo sagutin yung tanong ko na yun. Kaaway po ba siya ng Diyos? Kaaway po. Eh bakit hindi ba siya tinatalong tuluyan? Kasi pwede naman po yun eh. Pwede ba niyang oras mismo, itong oras na ito mismo, puntahan niya si Satanas, tapos nabibig niya? Eh yun po mga kapatid. Eh bakit hindi niya ginagawa? Bukod po ito sa may panahon pa. Ano pa? Gagamitin pa niya si Satanas para subukin yung mga Kristiyanong ano? Aalog-alog. Ah, kapatid, yun po yun. Ah, kaya hindi niya pakinukuha si Satanas. Siya yung habang nagiginig kayo kakalakalapin. Hindi po yung katawin niyo nangangalapin pag bumakoy ito, ha? Ibig sabihin yung distraction. Siya yung habang nagbabasa ka ng PowerPoint ay hihipan yung mata mo. Hihipan yung ano mga nangyayari. Kaya ang sarap pumikit. Diba? Yan po yun. Trabaho po ni Satanas yun mga kapatid. Sabi dito, bakit niya nilipon yung mga kalaban ng Israel nung panahon ni Josue? Pero nung panahon naman ni Jeremiah, bakit hinayaan niyang nilipulin ng Israel ang mga taga-Babylonia? Ang dami pong tanong, pero ang linang po ng sagot, upang turuan ang tao. Yan po eh. Upang turuan yung Israel na magbalik loob kasi simula yun si Jeremiah hanggang mamatay siya, nangangaral siyang magsisi yung Israel. Pero hindi nakinig yung Israel. Kaya hinayaan ng Diyos na malubig ng Babylonia yung Israel. At pagkatapos noon, nung namatay si Jeremiah, na pag-isip-isip ng mga taga-Israel, umano. Tama yung sinasabi ni Jeremiah. Kaya after po noon, nagsisi yung mga Israel, mga taga-Israel at pangagbalik loob sa ating Panginoon. So kailangan pong hayaan na maghirap para matuto yung isang mga tao. Yun po yung preach ko sa inyo nun eh, kung natatandaan po ninyo. Mas natututo ang tao
sa mga bagay na masasakit. Hello? Amen. Sa totoo, ano sa salita, sa pagtuturo, mas natatandaan yung nasaktan ka eh. Kesa dun sa ang ganda lang pakinggan. Pero yung nasaktan ka, ano po yun eh, yung tinatawag na may rema, may iwanang sugat. Kaya mas matatandaan. Sa pagpapalo ng mga magulang, bakit pinapalo? Para magtanda. Yan po yung rason nun. Hindi naman para ang sarap kasi pamalo eh. Hindi po ganun yung rason. Para magtanda yung anak kasi mas matututo siya doon. Kesa dun sa sisitsitan mo lang, tapos lalakihan mo lang yung mata mo, ay sobrang laki na, hindi ba nakikinig? Kailangan ng palo. Tapos maisip niya yun, masakit yung palo, ayaw ko nang paluin ulit, so hindi ko nagagawin yung palo yun. Ganun po, mas natututo ang tao sa mga bagay na masasakit. Tuloy, sabi dito, gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay na makakabuti sa atin. Ito man po ay masakit o hindi. At madalas, masasakit. Mabuti man sa ating tingin at hindi ito kayang manipulahin ng ating mga emosyon, pananalita, gawa o maging ng ating mga panalangin. Kaya po, ito yung turo mo dati sa inyo patungkol sa pananalangin. Ah, sa pagsasabi ng God bless, tama ba? Tandaan niyo po ba yun? Kaya hindi tayo basta-basta nagsasabi ng bless you. Hindi tayo. Parang ganun po. Bakit po? Eh, baka yung halimbawa, ang pagalingin ka ng ating Panginoon. Di ba, may isang kapatid, pagalingin ka ng ating Panginoon. Eh, yun palang kapatid na yun, sinusunod ng Panginoon sa kanyang sakit kasi hindi nagsisisi. So, nasusunod po ba natin? Maging maingat po tayo. Yung pananalangin ng mga ganun, kailangan natin, kapatid, bakit sa tingin nyo, sa tingin mo po, bakit kaya ikaw nagkakaganyan? Nangungusap ba sa iyo ang Diyos? Sa tingin mo ba ay meron pa mga bagay na hindi mo naihingi ng tawad? Kailangan po yun eh. Kasi bakit? Kasi kung yun pala ay ang Panginoon ang Diyos yung dahilan kung bakit siya nagkakasakit tapos pinapagaling mo, kinakalaban mo ngayon yung layunin ng Diyos doon sa kanyang buhay. Nasusundan po? Yung mabuti yung hangarin mo pagaling siya, nagiging salungat naman yun sa ginagawa ng Diyos sa tao niya. So yun po yung, tama po yun po yung tinuro ko niya. Sabi dito, tuloy na natin. Pangalawa, yan, pangalawa, ano po ba yung mga ginagawa ng Diyos? Pinapalago tayo ng Diyos hanggang sa wangis ng Panginoong Jesus. Pinapalago tayo ng Diyos hanggang sa wangis ng Panginoong Jesus. Nabasa na po natin ito kanina. Ayan. Nabasa na muna po natin. Dito na tayo. Kung hindi tinutupad ng Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan, paano tayo ngayon pinapapala ng Diyos? Magandang tanong po yun. Kung iisipin po natin, paano po masasabi pinapapala mo ng Diyos kung yung mga panalangin mo hindi naman tinutupad? Pabala ba talaga ako? Pwede pong tanong yun, mga kapatid eh. Paano tayo ngayon pinagpapala ng Diyos kung kaya ibigay ng Diyos ang mga bagay na higit kaysa sa ating mga iniingi o iniisip, ano ngayon yung gusto ng Diyos sa ating mga buhay? So, tanongin ko po kayo ulit. Ano po yung tubo ninyo kapag hindi binibigay ng Diyos yung mga pinapalalangin ninyo? Mga kapatid,
Sumasakit ba yung ating mga kasukasuan? Yung ating puso? Medyo nag-uulap po ba yung ating mga pananampalataya? Natatakpan ng ulap yung ating mga pananampalataya kaya medyo lumalabo? Napapatanong ba tayo na totoo bang may Diyos? Alam niyo po, ewan ko kung nabanggit ko na sa inyo dahil. Mas personally po, mas nagpapasalamat ako sa mga panalangin hindi tinutugon. Kayo po, ganun din po ba yung analin niyo? Ako po, nagpapasalamat ako sa mga panalangin hindi tinutugon eh. Kasi nakakatakot kung tinugon niyo ng Diyos at ako lang pala na yung gusto. Pwede po ba yun? Pwede po yun. Yun yung sinasabi na ng Diyos na kaya't hinayaan na sila ng Diyos. Ito yung gusto mo, sige. Kahit ayaw ko, kung yun yung gusto mo, sige. Tapos kung nakuha mo na yung pinapanalangin mo na yun, nagkanda problema ka na. Kaya ako po ganun eh. Kapag may pinapanalangin sa bagay, tapos biglang negative, at totoo lang po mga kapatid. Sobrang pasalamat po. Nananalangan ka, Lord, salamat kasi siguro kung tibinigay mo yun, malaking problema. Dapat po ganun yung tubo natin, mga kapatid, sa ating mga panalangin, hindi tinutubo ng ating Panginoon. Sapagkat, kapag ganun po yung ating pagtingin, malinaw yung pananampalataya natin na since ang Diyos yung may control ng lahat, iniiwas tayo ng Diyos dun sa mga bagay na hindi makakabuti sa atin. At sa Biblia po mga kapatid, may mga ganyang hinayaan ng Diyos. Yung iba yung gusto ng tao, iba yung gusto ng Diyos. Dahil sa katigasan ng tao ang ito, sinunod ng Diyos yung katigasan ng ulo ng tao ito. Lahat ng tala ng Biblia na ganun yung nangyari, lahat napakamang yung mga tao. Wala pong example na napabuti yung tao nung sinunod ng Diyos yung gusto ng tao. Yung Israel, halimbawa na lang, since mag-i-elect siya tayo ngayon, ano yung sabi ng Israel? Samuel. Sabi niya, Samuel. Sabihin mo sa kay Yahweh na bigyan tayo ng hari. Natandaan niyo po ba yung tinurong mo nun? Bigyan tayo ng hari kasi wala tayong hari. Nagkakagulo-gulo tayo. Ano sabi ng Diyos? Nalulungkot ako. Kasi humihingi sila ng hari. Eh ako yung hari nila. Ganun po yung ano nun eh. Eh, makulit yung mga taga-Israel. Sabi ni Yahweh kay Samuel, okay, ibibigay ko sa kanila yung haring gusto nila. Pero tandaan ninyo ito, dadating yung panahon, lalapit sila ulit sa akin at hihingi ng tao at magsisisi. Kasi binigay ko sa kanila yung haring gusto nila. Ganun po yung nangyari. Binigay yung hari at totoong dumating yung panahon, sising-sisingin yung mga tao, sinisisi pa nila ang Diyos, bakit binigay niyo sa amin itong haring ito? Eh sila naman yung may gusto ng haring ba? Pwede pong tubunin ng Diyos, pwede pong hayaan ng Diyos na mangyari yung mga nais natin kahit hindi niya nais. Mabuti po ba ang Diyos doon? Mabuti po ba ang Diyos doon? Mabuti pa rin. Bakit? Eh, binibigay-ingin natin eh. Kasi gusto naman natin yun eh. Pero yung consequences, hindi natin pwede nagsisi sa kanya. Lord, bakit mo binigay yun? Kasi sabihin siya niya kasi gusto mo yan eh. Kaya marami pong tao na mapahamak na yun. Sa ganung sitwasyon, pilit na gusto nila kahit ayaw ng Diyos. Sorry po, marami pong Kristiyano na mapahamak ngayon kasi pilit sila ng pilit sa mga bagay na gusto nila. Pero hindi naman nila gusto, hindi naman gusto ng Diyos. At nung ibinigay ng Diyos, yung gusto nila, pag nagkanda letche-letche na yung sitwasyon nila, Diyos na yung sinisisi. Mga kapatid, ingat po sa pananalangin. So, at hanggang hindi natin tinatanggap na ang Diyos yung may kontrol ng buhay natin, patuloy tayo magre-reklamo sa Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda. At sa mga panalangin natin hindi tinutugon ng Diyos. Hanggang lumabo yung pananampalataya, hanggang tuluyan natin talikuran yung ating mga pananampalataya. Bakit? Hindi malinaw
na Diyos yung may kontrol ng mga bagay na nangyayari sa buhay. Akala nila, na-Kristiyano sila, okay lang na yung gusto pa rin nila yung masusunod. Lord, gusto ko nito. Di ba Kristiyano naman ako, tutugunin mo ako? Mga kapatid, minsan nagkakaroon ng lumalaki yung ulo ng mga Kristiyano at iniisip nila, porque Kristiyano sila, yung mga panalangin nila, laging tutugunin ng Diyos. Tama po ba? May ganun pong mindset ng mga Kristiyano. Yes, Kristiyano ako! Mas may power ang panalangin kaysa sa Kanya. Sa lahat ng papanalangin ko, sigurado, tutugunin ako ng Lord kasi Kristiyano ako. Hindi po mga kapatid, baka mas maraming panalangin pa yung isa na tugunin kaysa tugunin ng Diyos kaysa sa'yo kasi nakikita ng Diyos na rin yung mindset mo. Yung palang pagsasabi ng gano'n, alam na lang ng Diyos na mali yung mindset mo. O ano pa kaya yung reaksyon natin kapag nanalangin tayo ng mabuti, mabuti ba yung panalangin ha? Ang problema, tinugon ng Diyos pero yung kabaliktaran. Ano kaya yung magiging tugon natin? Halimbawa, nanalangin ka ng kaibigan, kaaway ang ibinigay. Pwede ba mangyari yun? Pwede po mga kapatid. Yan. Baka kulang sa pag-ibig sa mga nung binato ng tinapay, binato ng palaman, kaso pala kasama yung garapon. Kaya mga kapatid, kailangan palang praktisin yung pag-ibig. Eh sabi ng Biblia, ibigin mo kahit mga kaaway, ipanalangin mo sila. Gantihan mo ng mabuti yung gumagawa sa'yo ng masama. Sabi na, kill them with kindness. Ito yung sabi ng Biblia eh. So, kailangan kong ngayon mga pagkakataon kung gano'n. Binigyan ka ng nanalahin ka ng kaibigan, binigyan ka ng kaaway. Yun, sabi dito. So, paano naman po tayo lalago doon sa pagiging wagis ng ating Panginoon? Ulit-ulit ko na po dati, dito sa mundong ito, pwede tayong maging kawangis ng Panginoong Jesus. Kasi yan po yung laging bilid o yung hikayat ng mga apostol. Sabi dito, sa pagiging malakas sa kapangyarihan ng Espiritu sa atin, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Requirement po lagi, Espiritu. Para maging malakas yung ating buhay espiritual upang tungo sa pagiging wagis ng ating Panginoon. Pangalawa, bakit darong number ano pa rin? Adama. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nagpapabago sa atin. Hindi po kapangyarihan ng sino-sino. Na nababasa niyo, narinig niyo po ba yung mga balita ngayon? Sino yung lagi nababalita ngayon? Si Senior Aguilar. Nakikita niyo po ba? Ayan. Yung mga tao na babago, hindi dahil sa Espiritu ng Diyos, kundi sa kung anong Espiritu. Binabago tayo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Wala pong ibang gagamitin ang Diyos na kapangyarihan para baguhin ang tao liban sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ng Banal na Espiritu. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na makasunod sa Diyos at magawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sa pananalangin eh. Di ba po, meron sinabi si Pablo na minsan hindi nyo kayang manalangin, pero tinutulungan kayo ng Banal na Espiritu upang makapanalangin sa Espiritu sa salitang hindi nyo maunawaan. Kaya sa pananalangin mga kapatid, minsan hindi natin makuha yung mga salita na kailangan natin bigkasin para manalangin. Banal na Espiritu po kailangan natin humingin ng tulong. Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tulungan niyo po akong manalangin. Bibigay po yun mga kapatid. Ayan, ano ba? Paano tayo lalagos tulong sa pagiging wais? Baris na ba rin? Wais! Tulong sa pagiging wagis ng Panginoon, sa pamamagitan ng pag
hayaan natin ang Panginoong Yesus na manahan sa ating mga puso. Sabi dito, unaway, manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Lagi pong magkaugnay ang Panginoong Yesus ang pag-ibig. So, pananalig po ulit mga kapatid. Sabi ko nga kanina, walang karapatang humingi ang isang Kristiyano hindi na born again na manahan sa Kanya si Kristo kasi hindi po mangyayari yun. Ulitin ko po, kung ikaw ay talagang hindi naman totoo makipag-isa sa Panginoong Yesus, hindi ka po binibigyan ng karapatang hilingin na manahan siya sa iyo. Ano po yun? Medyo mabigat po yun. Pero yun po yung totoo. Kasi hindi siya mananahan sa puso mong madumi. Hindi siya mananahan sa puso mong kasalanan. Yun po yung katotohanan. Tuloy, sabi dito, ang gusto ng Ama ay ang manatili ang Panginoong Jesus na maging sentro ng buhay natin. Kasi sino ba yung sentro ng buhay natin ngayon? Yun bang ating mga sarili ba rin? Yun bang mga gusto natin? Na gusto niya na ang lahat ng ating hangat sa buhay ay nag-uugat sa Panginoong Jesus. Ito po ba ay, ito bang gusto mong ito ay makakapagbigay ng kapurihan sa Panginoong Jesus? Ito bang gusto mong ito ay mapapalayo ako sa Panginoong Jesus? Ganun po lagi yung sentro ng tanong. Ang Kristyanismo ay hindi lamang isang relihiyon na kinabibilangan. Ang Kristyanismo ay ang ating buhay mismo na dapat nag-uugat sa Panginoong Jesus. Kaya po yung root word ng Christianity ay saan galing yung salitang Christianity? Christ. Hindi buo yung salitang Christianismo kung walang Kristo kung sa salitang niyo. Ano dito? Panghawakan natin yung lubos. Kalubusan noong pag-ibig ng ating Panginoon na hirap mong Tagalog ministry. Upang lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gano'ng kalawak, gano'ng kahaba, gano'ng kataas, at gano'ng kalalim ang Kanyang pag-ibig. Kailangan po natin ma-realize at tanggapin itong katotohanan na ito. Kasi kung ano lang yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon, yun lang din naman po yung kaya natin ibigay sa Kanya. Napakalawak ng pag-ibig ng Diyos, ang alam natin ay napaka-iksi lang. Parang ganito, pinamanahan ka ng lolo mo ng lupa, akala mo iwan ng rediskermedal lang, yun lang yung nililinisan mo. Nung nalaman mo, 10 hektarya pala, yung tira ng 10 hektarya, madumi. Bakit? Alam mo, 100 square meter lang yun ang pinatamanan mo eh. Yun lang yung napapakinabangan, makakunti lang yung nakubuha mong tanim. Kasi 100 square meter lang yung tinataniman. Ganun din po mga kapatid, kapag kulang yung pagkakakilala mo sa Panginoon, kung 100 square meter lang din yung pagkakakilala mo sa Panginoon, 100 square meter lang din yung magiging pakinabang mo. Kapakit nung pakinabang mo sa'yo. Nasundan mo? Lagi pong directly proportional, mga kapatid, yung pagkilala natin sa Diyos, doon sa kaya nating gawin para sa Diyos. Kung napakalaki ng Diyos, kung napakalaki ng tingin natin sa Diyos, napakalaki din yung kaya natin gawin sa Diyos, para sa Diyos. Nasundan mo? Pero kung napakaliit ng Diyos sa atin, konting problema lang, mas malaki na agad yung problema kaysa sa Diyos. Huwag po natin asahan na lalo tayo. Huwag po natin asahan na magpapatuloy tayo sa ating mga paglilingkod. Kasi, ang liit ng tingin natin sa Diyos. Pero ano po sinasabi ni Pablo? Ito ang Diyos. Kung gano'n siya ay napakalawak, napakahaba, napakataas, napakalalim ng Kanyang pag-ibig. So, yun. Ang atas ng ating paglilingkod, hindi natin mabibigyan ng sapat na pagpapahalaga ang pagliligtas ng Panginoong Hesus sa atin hanggat hindi natin nabibigyan ng sapat na pagpapahalaga ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kapag ang naunawaan ng sapat
Parang mali po yung Tagalog ko ah. Ah, kapag naunawaan ang sapat ng isang tao ang lawak ng pag-ibig ng Diyos, iibigin niya at paglilingkuran niya ang Diyos na may katapatan at pasasalaman. Ito po mga kapatid, ang antas ng ating paglilingkod sa Diyos ay nakabase lamang sa antas ng ating pag-ibig sa Diyos. Lahat po ng kaya natin gawin, doon po yan nakabase. So, kung hindi natin kaya mong sakripisyo para sa Diyos, hindi natin talaga mahal ang Diyos. Straight to the point po yun, mga kapatid. Kung hindi natin kaya magpasakop sa church, na yung church na yung ang ulay ang bakit ng Jesus, hindi talaga natin mahal ang Panginoon Jesus. Kung hindi natin kaya maging matulungin sa ating kapatid, hindi talaga natin mahal ang Diyos. Kung hindi natin kaya magpatawad sa kapatid, hindi talaga natin mahal ang Diyos. So it doesn't matter kung gano'ng kalakas natin ipinagsisigaw ang mahal natin ang Diyos, kung hindi mo naman talaga mahal ang iglesia, hindi mo naman talaga mahal ang mga kapatid sa iglesia, hindi mo mahal ang Diyos. Yun po yung katotohanan. Pag-isip mo ito mga kapatid sa mga Kristiyano na buo yung isip na mahal nila ang Diyos, pero hindi naman nakikita ng Diyos yung pagmamahal na yun. Okay po ba tayo? Hello? Dapat, yung pag-ibig na sinasabi natin para sa Diyos, nararamdaman ng Diyos, nakikita ng Diyos, napapakinabangan ng ating mga kapatid. Sorry po sa word, napapakinabangan ng ating mga kapatid. Yun po talaga yung totoong term. Hello? Tandaan po natin na ang pag-ibig, ang totoong pag-ibig, napapakinabangan. Sabihin po natin, parang ngayon yung pong tanggapin eh. Ang totoong pag-ibig, napapakinabangan. Lagi po may mabuting epekto po yan sa mga kapatid na nakakaranas ng pag-ibig niya. Kasi hanggat hindi po nararanasan ng kapatid, ng mga tao na kapaligid na kapaligid sa atin, yung sinasabi natin pag-ibig, hindi po pag-ibig yan mga kapatid. Pag-ibig lang yan dito. Ano ba lang yan? Nandito lang yan. Lamang isip lang po yung pag-ibig na yan. Hindi talaga siya totoo pag-ibig. Pero kung nararanasan ng mga kapatid natin, nararamdaman ng Diyos yung pagiging kapatid natin, yung pagiging matulungin natin, nararamdaman ng mga kapatid natin yung pagiging maaway natin, matulungin natin, magpapatawad natin, nasasabi nilang, ah, itong kapatid ko na to, may bigin. Yun. Pag nakikinabang yung mga kapatid. At tayo naman, dapat hintayin din natin. Tama. Dapat hintayin din natin yung mga pag-ibig ng mga kapatid natin, hindi sa naghihingi tayo ng kapalit, kundi concern tayo na dapat na ibigin din yung ating mga kapatid. Kasi kung ang nasa isip natin ay binigyan kita, pinaranasan kita ng pag-ibig, kailangan mo rin akong paranasan ng pag-ibig. Mali po yung motibo nun. Kapalit po yung inihingi nun. Pero nung nagpaparanas ka ng pag-ibig at wala kang natatanggap na pag-ibig na pabalik, kailangan mong pagsabihan yung mga kapatid mo. Hindi sa pinaghahanapan mo sila, kundi pinapaalalahanan mo sila na dapat mamuhay din sila na may pag-ibig. So hindi kapalit yung inaanagot. Concern tayo na sa ating mga kapatid. Tuloy natin. Paano tayo lalago? Tumo sa wangis sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglago, tumo doon sa kabuuan o kalubusan ng pagiging wangis ng ating Panginoon. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaaring ating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihang maghahari sa atin. Sabi dito, tayo ay mga anak ng Diyos at nais ng Diyos na tayo ay maging kawangis niya. Sa ating paglago sa pananampalataya, tayo po ay naging kawangis ng Diyos. Sa ating mga pag-iisip, dapat yung pag-iisip natin, wangis sa pag-iisip ng Diyos. Yung ugali, wangis sa pag-ugali ng Diyos. At yung karakter, wangis sa karakter ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang panawagan ni Pablo sa mga iglesia ay ang tumulad sa Kanya
katulad ng pagtulad ng Panginoong, katulad ng kanyang pagtulad sa Panginoong Jesus. Sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Tularan ninyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo. Bakit po natin kailangang bakit natin kailangang iwanis ang ating sarili sa Panginoon? Iwanis ang ating sarili. Sinti lang po yung sagot. Ang sagot po, dahil nilikha naman talaga tayong iwanis ng Diyos. Ano po sabi ng Genesis 1? Likhain natin ang tao ayon sa ating iwanis. Yung pagiging wangis niya sa Diyos. Bakit? Nilikha naman talaga siya sa ganung wangis. Nawala lang yun, umagkasala ang tao. Pero sabi ng Biblia, doon sa John 1:12, ano sabi doon? Kaya't kung ang isang tao ay nakipag-isa sa Panginoong Jesus, siya ay muling binigyan muli ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung pong anak, yung term na anak sa Biblia, saka yung wangis na term sa Biblia, sinanimus po siya, mga kapatid. Nag-uugnay po yung kahulugan nila. Katulad sa tatay, saka sa anak. Diba? Kapag yung tatay, saka yung anak, yung mukha nila, ano? Diba po madalas magkawangis? Pati yung tono ng pagsasalita, pati yung kilos. Hindi naman lahat, pero madalas ganun. Bakit? Kasi, anak niya yung, anak ng tatay yung kanyang anak. Kaya po sa Biblia, sa lingwahe ng Biblia, nung sinabi ng Panginoon, nung sinabi ng Diyos na likhain natin ang tao ay sa ating wangis, ang motibo po talaga ng Panginoon nung niliyawin, nung nililikha, ay lumikha ng anak. Kaya pagdating na sa bagong tipan, yun na yung naging lingwahe. Anak tayo ng Diyos, tayo nilikhang anak ng Diyos, ang taong nakipag-isa muli sa Diyos ay binibigyan ulit ng karapatang maging anak ng Diyos. Sapagkat, yun talaga yung identity ng Kristiyano sa mata ng Diyos. Wangis, anak. Kapag nag-iba ng gawi, nag-iba ng karakter, nag-iba ng isip, nag-iba ng gawa, nag-iba ng pananalita, hindi na siya nagiging wangis ng Diyos. Anong sabi doon? Saan sabi ni Juan? Iba na yung ama. Kaya sinabi ni Juan na, Diablo ang iyong ama. Sapagkat ang nais niya, ang iyong ginagawa. Ibig sabihin, Diablo ang iyong wangis. Sapagkat kung ano yung wangis niya, yun ang iyong ginagawa. Nasusundan po yung pagamit ng Biblia sa salitang anak, saka sa wangis. Yun po mga kapatid, sinanimus po yung kahulugan ng Biblia sa amas, sa anak, saka sa wangis. Napag-ahalo po yung word. Tuloy po tayo. Ano po ba yung ginagawa ng Diyos sa atin po mga tao? Ito na po yung last. Mamuhay na karapat-dapat sa ating mga katawagan. So, yun po yung... Ay, sorry po. Iba na yung tanong. Ang tanong lang po is, what should we do then to become what God
wants us to be. So ano po yung kailangan natin gawin? Ngayong tayo ay wangis na ng ating Panginoon. So ito po yung kailangan natin gawin. Isa lang po ito, bumuhay ng karapat-dapat doon sa ating katawagan. So basahin po natin, medyo maiksi na po ito, pero may gusto lang po akong tutukan dito ng isang verse. Sige po, tuloy. Dito, kaya't ako na isang bilang mo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kasi kung ano yung mga meron pong specific o certain na katangian, yung mga tinawag ng Diyos. At yun po yung dapat ipamuhay natin. Ano po yung mga karapat-dapat na gawin? Ito po yung verse 2. Kayo maging mapagpakumbaba, mahinahon, matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Yung mga pagkakaisa, hindi lang siya basta pinagsisikapan ng church. Hinihingi po ng church yan sa Espiritu. At kapag natanggap na yung pagkakaisa na yun, yun ang po yung iniingatan ng church. So yung pagkakaisa ay hindi mula sa kakayahan ng mga miyembro ng church. Ito ay kaloob ng Banal na Espiritu at pinapanatili at pinagyayaman lamang ng church. So, kailangan po natin maunawaan sa pamamagitan ng kapayapaan ng bubuklod sa inyo. May isang katawan at isang espiritu tulad ng may isang pag-asa na paitawagin ng Diyos. Tayo'y may isang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama natin lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob, specific, gift, ayon sa sukat ay binigay ni Kristo, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Pangalawa, ay sunod pong slide, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Gusto ko pong ipunto ito kasi hindi ko matandaan kung anong kung paano siya itinuro nung unang tinuro itong verse na ito. Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa kailalimang bahagi ng lupa. Saan pong bahagi yun? Ano po yung tinutupay na kailalimang bahagi ng lupa? Kailangan ko lang pong balikan ito. Ano po yung tinutukoy na kailalimang bahagi ng lupa? Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang tinuro ko sa inyo ng tartar. Tama po ba? Sorry po ah. Iko-correct ko po ngayon. Ito po yung sinasabi. He ascended. What is if not that also he descended into the lower regions of the earth. Ito po yung naging problema. Sa salitang Grego, hindi po sila gumagamit ng kuwit. Mga kapatid, hindi po sila gumagamit ng kuwit. Yung pag-translate po ng Greek word na tes, hindi po tumarate sa tes, da po ang ibig sabihin na. Ang problema, yung nag-translate, yung nagdaga ng o.
na iba ngayon yung kahulugan. Ang naging translation ay bumaba sa kailalimang bahagi ng lupa. Pero hindi po ganun yung ibig sabihin. He descended into the lower regions, the earth. Kaya po yung mga bagong translation ngayon, updated translation ngayon ng English, tama na po yung pagkakatranslate. Tingnan po natin sa quote. Tingnan po natin yung ilang translation. Sabi dun sa NIV na madalas ating gamitin, except that he also descended to the lower kama, earthly regions. Ano po yung iba? Notice that it says he ascended, that Christ also descended to our lowly world. Nasaan na yung isang translation dyan? Ayan na, English version. Descended into the lower regions, the earth. Ano po yung gusto kong ipunto dito? Siguro mo, kailangan ko may palawanan, no? Kailangan ko lang po sa ano. Balik ko lang po. Bumaba siya muna lower region sa ibababang bahagi kuwit ang lupa o ang daigdig ang ibig sabihin. Kasi ang tinutukoy mo dyan ay hindi yung pagbaba sa Tartaro, kasi nangyari naman po talaga yun, yung ipinarada niya yung kanyang mga bihag. Nangyari po talaga yun, yung pababa ng Panginoon ng Tartaro. Pero, ang tinutukoy lamang po dito sa verse na to, ay yung pagbaba lang niya sa lupa. Kailangan ko lang pong i-ano yun, kasi baka magamit po ang matanong sa mga pagtuturo. Hindi po sa Tartaro yung tinutukoy sa verse na to. Kailalimang bahagi, ang lupa. Bakit sinabing kailalimang bahagi? Kasi, ang reference po dito ni Pablo ay yung langit. Siyempre naman, mas mababa naman yung lupa kaysa sa langit. Masusundan po ba? So yun lamang po, nagpakita pa ako ng mga ano, pero yun lang po yung gusto kong itukoy. Gusto ko lang itukoy na nagsobra po yung translation ko sa Greek word na test, nang ibig sabihin lang naman talaga na ita. Kasi nga, naguluhan siguro yung translator dahil hindi po gumagamit ng kubit yung salitang Grego, wala po kubit sa kanila. Kasi dapat meron po kuwit yun. So malinaw po mga kapatid, daigdig lamang po yung tinutukoy. Tuloy ko po. Ayan. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At ang ilan, at binigyan niya ang ilan ng kaloob. Ano po yung tinutukoy na kaloob dito? Yun din po tinutukoy na kaloob dito. Ang bawat isa tatanggapin namin kaloob, tapos nung umakyat siya, nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. At ano po mga kaloob yun? Upang maging mga apostol, yung five-fold ministry po na tinatawag, ang iba na may propeta, ang iba na may ebanghelista, at ang iba na may pastor, at ang iba'y guro. Yun po yung mga kaloob na tinutukoy. Lima po yan. Apostol, ebanghelista, pastor, apostol, propeta, ebanghelista, pastor, at guro. Ano po ang dahilan kung bakit ibinigay yun? Ginawa niya ito
upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng banal. Kaya po yung lingguwahe ng Biblia, wala pong Kristiyanong hindi naglilingkod. Mga kapatid, lahat po naglilingkod. So, ano po yung dahilan kung bakit kailangan maglingkod yung lahat para sa katitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia? At ano po yung dulong nais doon? Hanggang sa maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Yung progress po ng layo ng ginagawa ng Panginoon nung malayo din ng Diyos, tuloy-tuloy po yun, pero ang pinakadulo po doon ay yung pagiging upang maging ganap ang pagiging wangis ng tao doon sa pagiging wangis ng ating Panginoon. Napansin niyo po ba? Nagsimula doon sa pagbibigay ng kaloob. Bakit nagbigay ng kaloob? Ng mga katawagan? Upang maihanda daw sa paglilingkod yung mga banal. E bakit kailangan maglilingkod yung mga banal? Para sa katitibay ng church. Bakit kailangan maging matibay yung church upang yung mga miyembro ng church maging ganap? Tungo doon sa pagiging ganap ng Panginoong Jesus. Yun po yung pinaka-main point o dahilan noong pagbibigay ng kaloob. Sabi dito sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo. So yung pagiging wangis ni Kristo, dito pa lang po sa daigdig, pinagsisikapan na yan. Kasi kaya mong ma-achieve yan, dito pa lang sa daigdig. So kahit na siya'y Diyos, kahit na kaya ng Diyos na gawin ang lahat para sa atin, hindi niya ito gagawin kung wala ang kooperasyon natin. Kaya po sa kahit sa kaligtasan, kailangan ng kooperasyon ng tao. Kaya ba nang iligtas sa mga tao? Kaya. E kung ayaw na tao? Hindi kaya. Yung kailangan po ng kooperasyon ng tao sa bawat pagkilos ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit may mga mananampalatayang malago at pero naman din hindi. May mga mananampalataya na mas nakakaranas ng tugon ng Diyos at pero naman hindi. Bakit? Magkaiba po yung kooperasyon. Sabihin po natin, kooperasyon. Mahalaga po yan sa pagkilos ng Diyos sa atin. Kung hindi tayo makikooperate sa Diyos, wala pong magagawa ang Diyos sa atin. Gusto natin yan eh. Pero kung makikooperate po tayo sa Diyos, marami pong kaya ang gawin ng Diyos sa atin. Tuloy na po natin, mabilis na po ito. Paano ngayon mabubuhay ang isang Kristiyano sa kanyang pang-Kristiyanong buhay? Pangalawa, kailangan po nating i-imitate o gayahin ang ating Panginoong Jesus. Kaya maging mapapakumbaba, may nahon, matyaga, pagmahal at mapagpasensya sa isa't isa. Character po ng Diyos, ng Panginoong Jesus yun, mga kapatid. So kailangan po natin mag-strive. Magsikap na mapanatili yung pagkakaisa sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan. Sabi din si kami ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan na bubuklod sa inyo. Ano po ang kayang sumiran sa kapayapaan? Kaguluhan. Kaya kapag may kaguluhan, sira yung pagkakaisa. Kaya po ang isa sa mga bunga ng banal na Espiritu, kahinabunan. Pantapat siya dun sa kaguluhan. Pagbibigil sa sarili. Yun po, di ba? Upang mapanatili yung pagkakaisa. So, use the gift. Gamitin po natin yung mga kaloob ng Diyos na binigay niya para makapaglingkod sa Diyos at sa Iglesia. So, nabasa po na po ito at yan ang muna tatapos. Ulitin ko po, ano po yung mga ginagawa ng Diyos sa atin? Ginagawa niyang higit sa ating mga hiningi o iniisip.
maliit lang po yung ating iniisip kumpara dun sa kayang gawin ng Diyos, kailangan po nating pahilabin yung ating mga iniisip na kayang gawin ng Diyos upang magtugma dun sa kung ano talaga yung kayang gawin ng Diyos. Doon tayo makakaranas na malaki yung kayang gawin ng Diyos sa amin. Minsan iniis mo natin ang Diyos kasi sila din lang naman kayang gawin yan eh. Bakit po? Kasi yun ang naman yung mananampalataya natin sa Kanya. Si Lord, pang isang kinong bigas ng kaya niyong provide sa akin. Hello? Baka hanggang ganun lang yung mananampalataya mo. Pang isang kinong bigas lang. Kaya nung may ibang church na nabigay ng 5 kinong bigas, lipat ka kagad. Mabuti dun sa ano, malakas yung pananampalataya dun, pang 5 kilo. Ako mga kapatid. Ba't nga nagsasorry po? Mga dawa. Mamuhay. Mamuhay ng karapat-dapat sa ating katawagan at ang mga tubo. Pinapalago tayo ng Diyos hanggang sa wagis ng Panginoong Jesus. Para po sa ating pagtatapos, mga kapatid. Niligtas tayo ng Diyos, hindi lang upang huwag tayong maghirap sa lawang aboy, kundi upang ihanda din sa buhay na walang hanggan. Kalagip nito ang pagbabago ng ating buhay bilang paghahanda sa hinaharap. Tulad ng wika po ni Apostol Pablo, namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya gawin ng Diyos ang lahat ng nais niya. Kaya niyang bigyan ng tubo ng ating mga panalangin at bigyan tayo ng mga himala kung luluobin po niya. Ngunit, higit sa lahat ng ito, kaya din niyang baguhin tayo doon sa pagiging wangis ng Panginoong Jesus bilang paghahanda sa buhay na pang walang hanggan. Ang proseso ay hindi laging masaya. Ito po yung mga kapatid. Ang sabi ni Duterte, sinabi po si Duterte dati, ang pagbabago ay laging masakit sa simula, mahirap sa gitna, pero masaya sa dulo. Si Duterte po nasabi ng mga kapatid, English lang, dinagalan ko lang. Ulitin ko, ang pagbabago ay palaging masakit sa simula, mahirap sa gitna, pero masaya at maganda sa dulo. Ganun po mga kapatid. Bakit po po nasabi? Yung proseso, hindi siya laging masaya. Lalo na sa simula, masakit po yan. Bakit? Kinakaliskisan tayo yan eh. Diba po? Diba yung isda, lalo na kung buhay, pag kinakaliskisan siya, sakit po yun sa kanya. E bakit siya kinakaliskisan? Para pagkaluto, masarap siya. Masarap siyang kainin. Ako ba yung kumain ng isda mga kaliskis pag na hindi tinanggal? Ako po ba? Kahit ang pangos, di ba nanay? Kinakaliskisan niya para pagkagat mo, sa unang gagat, laman agad. Kesa yung pagkagat mo, andito yung mga kaliskis. Ayun! Sa simula lang po sa simula. Sa mga Kristiyano, yung proseso ng pagbabago sa Kristiyano, sobrang ang sakit po niya sa simula. At pawala po ng pawala yung sakit niyan, mga kapatid. Kasi, nasasanay tayo dun sa pamumuhay, hindi na kailangan baguhin. Kaya po kapag hindi natatapos yung sakit ng pagbabago sa inyo, kayo yung may problema. Bakit? Ibig sabihin, hindi kayo nababago. Kasi kung nabago na kayo sa bagay na yun, dapat hindi nyo na nararamdaman yung sakit. Nasusunod po ba? Ganun po yun eh. Kaya ang mas nasasaktan yung mga titigas ang ulo, yung example doon sa mga tupa. Kasi ito yung madalas napapala ng pastor. Yung mga pasaway na tupa. Laging nakakawit yung liig. At kapag hindi siya tumigil kakatigas ng ulo, pinipilayan. Diba po?
pinipilayan siya para hindi siya lakad ng lakad kung saan. Kasi ang tuba, wala nang kung mga tali yan eh. Isang libong tuba, tatali yan, libo kaya yun. Libo-libo po yung tuba noon. So, naglalakad lang sila. At habang naglalakad sila sa pastulan, meron po mga tuba na imbis na magdiretso, pupunta doon, pupunta doon, pupunta doon. E ang pastol dati, minsan isa lang. Kaya ang ginagawa nyo sa tubang makukulit, binabalian. Transformation po yun sa mga tupa, mga kapatid. Binabalian hanggang maduto siya para kapag susunod na ipapastol sila, straight na lang yung kanyang lakad hanggang makarating sila dun sa kung saan pa ipapastol. So hindi po laging ayaw sa ating mga gusto. Kasi nga yung gusto nga natin yung binabago eh. Huwag po natin isipin binabago tayo ng Diyos, pero nagtataka tayo kaya kasi yung mga gusto pa rin yung nagagawa natin. Hindi po ganun mga kapatid. Wala pong pagbabago sa ganun. Kasi unang-una, nung nanampalataya tayo sa Diyos, ang mga binabago yung gusto natin. Kasi madalas yung gusto natin yung hindi gusto ng Diyos. So yung ating mga kasiyahan. Ngunit ang riyak ay ito ang pinakamakabuti o makakabuti sa atin. God is willing and able. Pero yung tanong, willing at able rin ba tayo? Hindi po question na, gusto ko ang nandiyos na tulungan ako? Hindi po tanong yun eh. Hindi po kailangan tanong yun. Kaya ba nandiyos na tulungan ako? Lalo hindi po tanong yun mga kapatid. Pero tayo, willing ba tayong magpabago at magpatuloy sa Diyos? So, yan lamang po ngayong umaga at magandang umaga po po. Yung 10% ng ating mga income. Yung po lahat na